Ito muna, ating pong istorbohin si Secretary Harry Roque, ang ating pong presidential spokesperson. Alright, Attorney Harry Roque. Good morning, Attorney. Magandang umaga, Manong Ted, at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Apo, good morning po. Sec, inyo na ho bang nakausap po si Solgen Jokal, Jokalida, dito ho sa inyong binanggit kahapon sa inyong press briefing na aapila ang prosecution dito po sa kaso po ni Dr. Gerry Ortega? Hindi pa po, no? Nag-check po ako sa kanya kahapon kasi hindi ako naka-attend ng cabinet meeting kahapon, no? Pero nagsalita naman po si Secretary of Justice, si Tagire, at sinabi naman niya, inulit din niya ang sinabi, no, na talagang pinag-aaralan ang mga legal options na po pwedeng gawin dito. Dahil hindi naman po katanggap-tanggap na pagkatapos po ng napakatagal na panahon, pagkatapos mapresenta lahat ng ebidensya ng Estado, eh bigla na lang mababaliwala lahat ng tinuwa ng ating gobyerno para mapanagot ang isang pinaghahanalaang pumatay na kay Gerry Ortega. Opo, sir, theoretically lang po, no? Kasi kung hindi niya po nakakausap, kasi ngayon po sa mga pahayagan, if you have read the papers, binabanggit po ni Secretary Vit Aguirre na kanila po pag-aaralan at kukonsultahin nga si Solgen dito po sa possible, ano ho ba tawag doon, motion for recon? Opo, opo. Alam niyo kasi nangyari po, bagamat ang criminal cases ay sa regular hukuman ay dinilitis ng National Prosecution Service, kapag pumunta po yan sa Court of Appeals, eh, Solicitor General po talaga humahawak niya, no? Mm-hmm. Pati po yung mga pribadong partido ay hindi po nakakaimasok dyan sa mga appellate at mga special proceedings sa mas mataas na mga hukuman, no? Mm-hmm. So Solgen po talaga ang counsel of record ng gobyerno doon sa Court of Appeals, kaya medyo natataranta ang lahat kasi kaming yung pamilya mismo at saka yung mga piskal, syempre, hindi po sila talaga yung nakipagpakpakan dyan sa Court of Appeals. No? Talaga, Office of the Solicitor General po yan. Opo. So, Attorney Sec, theoretically po, kapag hindi ho dito mag-appeal, mag-motion ang Solgen, pwede ho ba mismo ho yung pamilya, yung kanilang panig po, na lang ang mag-motion? Well, may posibilidad po yan. No? Pero, Manong Ted, ang sasabihin ko lang, ang nakikita kong anomalya dito ay dahil sinuway ng Court of Appeals ang desisyon na ng Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema na sa isang desisyon na sinulat ni Justice Marvick Leonel, no, ay nasa hukuman na yan para mag-determine kung may probable cause o wala. At ang nangyari naman, Manong Teto, bago naman ako umalis sa kasong yan, dahil kinailangan ko ng manumpa sa pinag-isang kongresista noong Hunyo at 30 ng 2016, ay natapos namin yung ebidensya pagdating doon sa petition for bail at nagkaroon ng desisyon ng hukuman na sapat-sapat ang ebidensya, malakas ang ebidensya, kaya hindi dapat siyang bigyan ng bail. Mm-hmm. So, yun yung aking pinagtataka. May desisyon ang Korte Suprema, bahala ang Regional Trial Court of determining probable cause, nagkaroon ng desisyon ng Regional Trial Court, hindi lang merong probable cause, kundi the evidence of guilt is strong at dahilan na pinagkaisa kanya ang right to bail. No? Tapos, sasabihin ng Court of Appeals na walang probable cause. No? So sa akin, irregular po talaga yan dahil unang-una, eh yung RTC naman talaga nagtanggap ng ebidensya, siya ay nakakita ng mga testimonya ng mga testigo, napansin ang kanilang asta sa hukuman, sinaniwalaan, at sinabi na malakas ang ebidensya dahilan para hindi po pwede mag-fail itong dating governor na ito. Yes, sir. Opo. At kung ating nga po ding babasahin po yung bahagi ng dissenting opinion, yung nga po ang sinasabi ho nila. Ano po? So ito hong statement nung ponente na no evidence, no conviction, talaga pong ang labo, no? Paano sasabihin, well, na no evidence eh ni hindi pa nga po tapos yung pong lower court, attorney? Well una nag-decision siya na no evidence na hindi naman niya nakita ko ang evidence ang tinampa at pinresinta at tinanggap ng Regional Trial Court. Mm-hmm. Siguro sa kanya, walang evidence. Eh kasi hindi naman sa kanya nagbibigay ng evidence. Eh, ang evidence siya, pinresinta doon sa Regional Trial Court. Kaya nga ang punto rito, ba't ka maghihimasok sa desisyon ng Regional Trial Court? Eh, yung Regional Trial Court at tumanggap ng ebidensya, talagang wala kang makikita ng ebidensya sa Court of Appeals dahil wala namang hearing dyan. Mm-hmm. So anong ebidensya kahahanapin mo? Eh, hindi mo naman trabaho na tumanggap ng ebidensya on the first instance. Trabaho talaga yan ng Regional Trial Court. Opo. Kapag po ganito ang sitwasyon, ano ho, again,
pag may nakita ho tayo na parang ignorance ho ba ito? Ano ho ba itong pwede mong itawag dyan? Ano ho maaring maihabol doon sa maestrado na obviously hindi po hindi naging patas o hindi po tama yung kanyang appreciation sa kaso? Well, ang masasabi ko lang po yan, ito ay magiging desisyon ng pamilyang Ortega. Mm-hmm. Pero kung babasahin niyo po ang ating jurisprudence, may mga mahistradong natanggal dahil sa gross ignorance sa law. At ang sa akin po, kung wala pong desisyon sa Korte Suprema na nagsasabi na bahala na ang regional trial court mag-determine ng probable cause, at kung hindi nagkaroon ng determination ang RTC na malakas ang ebidensya, siguro hindi po pwedeng pulaan ang desisyon ng gross ignorance of the law. No? Mm-hmm. Pero nasa pamilya po yan ni Gerry Ortega kung gusto nila yan, dahil ang gobyerno na naman po, dito lang sa kaso, no? Yung paglilitis ng kasong kriminal, dahil lahat naman po ng krimen ay dinilitis sa pangalan ng people of the Philippines at hindi ng mga private defendant party. Ilang araw po ang ipinapalugit po ng batas para po sa motion ho dito ng Estado? Well, lahat po ng orders ay subject to motion for reconsideration unless it is final, no, 15 days, no, upon receipt. Ang pinagtataka ko rin, bakit hindi pa naman final ang desisyon? Hindi pa nga natatanggap ang desisyon ng mga partido, eh biglang pinalaya na rin itong si Joel Reyes. No? Mm-hmm. Yun po ang nakapagtataka din, dahil hindi pa naman final yung order na yan. Even na, hindi lang naman ko ito kapil sa aming desisyon dyan, meron lang ang Korte Suprema dyan. Mm-hmm. Sir, within the day ho kaya, inyo na makakausap po, malalaman kung ano po ang tugon ni Sol Jen Jokalida ho dito? Opo, opo. Dahil kahapon na hindi lang ako nakatend ng meeting dahil meron tayong prior schedule. No? Pero ngayong araw po, hindi tayo titigil, hindi natin siya makontakto. At saka hanapin din po natin yung kumawak mismo ng kaso dyan sa Office of the Solicitor General na yung tinatawag na Assistant Solicitor General at saka yung solicitor na kumawak mismo ng kaso. Opo, sige po. So siguro po nga within the day po, no? Meron po tayong update po sa kasong ito. Maraming salamat po sa inyo, Secretary, ha? At kami po ay nagagalak nga po dito po sa kaninyo kahapon ay inyong ipinagpaalam kay Presidente Duterte na magkukomento ho kayo dito sa isyong ito para nga din po sa usapin po ng pagkakaroon ng katarungan sa isa pong sa isang biktima ng extrajudicial killing, if I may say so. Opo, na alam po naman po natin ang kanyang mga pinaglalaban, hindi po lamang para po sa karapatan niya bilang mamamahayag, kundi bilang isa rin po aktivista para po sa ating kalikasan po, Attorney. Tama po yan. At saka mas malaki ang usapin pa rin yung malampaya funds na hanggang ngayon po ay hindi pa nare-resulta dyan sa court of appeals. Ito po isang kaso na hawak ni Chief Justice Melo Sereno. No? Mm. Pero sa akin po, kinailangan lang ako humingi ng abiso dahil maski walang abiso, talaga namang lahat ng krimen ay dinilitis ang ngalan ng Pilipinas. No? Pero importante lang po humingi ako ng abiso kasi merong ang medyo konsepto ng delikadesa dahil hinawakan natin yung kaso. At ang sabi naman ng Presidente, okay lang yan, basta linawin mo rin na hinawakan mo yung kaso. Hindi naman po natin pinatago yan. Opo, opo. Sige po. So again, Attorney Harry, thank you for the time, sir. God bless, sir. Salamat na marami. Maraming salamat po. Magdaumaga po. Thank you.